Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay June 9, 2024. So napakabilis ng panahon at dito po sa MVC ay Sabbath School Congress. At isama natin sa panalangin ng iba natin mga kapatid na galing dyan sa Luzon na makarating po ng ayos dito po sa Mindanao. So ang ating pong pag-aaral, manghas na maging kakaiba. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Isang dakilang Diyos na aming tagapagligtas, isang karangalan ang kami po ay manalangin at kayo po ay sambahin at kayo po ay papurihan. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming gabayan Panginoon at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang inyo pong mga salita at kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. At tulungan niyo po kami Panginoon na kami po ay maging iba sa lahat ng mga tao na sa mga pagharap namin sa mga pagsubok at sa pagharap namin sa pang-araw-araw namin buhay at sa mga tukso na dumarating sa amin, maging kakaiba kami sa lahat, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin at salamat po sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa ating pong pinaka-key text, 1 John 2:15, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang nasa sanlibutan. So sabi sa 1 John 2:15, huwag ibigin ang sanlibutan. Pero sabi naman ng Panginoong Diyos sa John 3:16, ano? Sabi ni John sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Eh bakit pagdating dito, eh huwag din yung ibigin ang sanlibutan. Pero minahal ng Diyos ang sanlibutan. So yung context ng sanlibutan dito sa 1 John 2:15, eh yung mga material na bagay. While sa John 3:16, yung sanlibutan na context doon mga kapatid, ay yung pong mga tao. Yan, yung pong mga tao na doon ay namatay ang ating Panginoong Jesus para sa atin. Na-try nyo po bang maging kakaiba? Gusto nyo po ba maging kakaiba? O gusto nyo na sabay sa uso? Gusto nyo yung tayo ay in? Ano ang mas maganda? In tayo o iba ta? O kakaiba tayo? So, marami mga tao, mga kapatid, na gusto niya na maging kakaiba. O kakaunti lang. O marami rin. May mga ganyan din akong kakilala. Ayaw niya na ginagaya yung kanyang damit. O kulay ng kanyang damit. Gusto niya, kung ano yung kulay ng damit niya, siya lang ang meron nun. May mga ganun tao. Meron naman, ako naman, gusto ko yung in ako, ayoko yung napapansin ako. May sabihin, ayoko yung kakaiba. Kung gusto ko, sabay lang, common lang. Pero dito po mga kapatid, yung pagiging kakaiba ay iba rin ang context pagdating dito sa ating devotional. So tingnan natin mga kapatid, paano ang pagiging kakaiba ay kalooban ng Panginoong Diyos in some aspect of our lives. Sabi po dito, yung mga nagsasabing alam nila ang katotohanan at naunawaan ang dakilang gawaing dapat gawin para sa panahong ito ay dapat na italaga ang kanilang sarili sa Diyos. So nandito na naman po ang word na italaga. So take note that word mga kapatid. Yung dapat italaga ang sarili. Alam natin ang katotohanan. Nababasa natin ang Biblia. So ang sabi po dito, dapat na italaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Oh, kaluluwa, katawan at espiritu. Sa puso, sa pananamit, sa wika, sa lahat ng aspeto, sila ay dapat na hiwalay sa mga uso at gawain ng mundo. Yan. Hiwalay sa mga uso at gawain ng mundo. So, ibig sabihin ito isa may kinalaman sa pagiging kontento mga kapatid. Ayan. Ano yung latest inaabangan at yun din ang gagawin. Mabuti kung marami kang pera at common lang sa iyo ito. Pero kung pinipilit mo na wala ka namang pera at maghihirap ka at makukuha mo kahit na yung ikapo basta makasabay ka lang sa uso ay hindi na maganda mga kapatid ko. No? Pero kung gusto mo nga naman pagministrihan yung mga elite people, ito maganda. Kung ang target ay elite people na pagmi-ministry,
sabay sa uso para makaministry ka sa mga elite. Pero kung ito ay may kinalaman sa pagkakasala, ay huwag mo nang gawin, di ba? Lalo na yung word na gawain ng mundo ay hindi dapat natin gawin as ang mananampalataya. Kundi lalakad tayo ayon sa sinabi ng Panginoong Diyos na mayroong pagtatalaga sa Kanya. Dapat silang maging kakaiba at banal ng mga tao. Hindi ang kanilang pananamit ang dahilan, kaya sila kakaiba. So take note that word mga kapatid, hindi ang pananamit ang kakaiba. Kasi nga naman tayo ay nagbiministry. Hindi pwedeng magbiministry tayo tapos yung damit natin ay pangit at iba sa mga taong pagmiministrihan natin. Kung sino yung pagmiministrihan natin, mga kapatid, dapat ganun din yung damit natin. Ibig sabihin, nakikibagay tayo sa kanila kapag tayo ay magbiministry. Pero kung tayo ay mamumuhay, dapat kakaiba. Yun ang binabanggit dito. Pagka ministry, kailangan makibagay. Di ba? Pero kung papumuhay, mga kapatid, dapat kakaiba. Iba ang buhay ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kundi dahil ay kakaiba at banal na bayan, hindi nila maaring dalhin ang mga marka ng pagkakahawig sa mundo. Yan po ah, may kinalaman sa pamumuhay. Bilang isang bayan, dapat nating ihanda ang daan ng Panginoon. Ang bawat maliit na kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin ay dapat gamitin sa paghahanda ng mga tao ayon sa paraan na ng Diyos, ayon sa kanyang espiritual na pulmahan upang tumayo sa dakilang araw na ito ng paghahanda ng Diyos. So paano tayo tatayo? Ano ang dapat nating gagawin? Ang sabi dito, yung lahat ng kakayahan natin na maliliit ay gamitin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Lalo na sa gawain niya ng paghuhulma ng espiritual. Yan. No? Gamitin sa gawain ng Panginoon para malaman ng mga tao ang espiritual na bagay. At sabi po dito, ito yung ginagawa ng mga mananampalataya, ganyan yung pagtatalaga habang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Yan. Tumatayo sa Panginoon. Yan. Ibig sabihin, nakahanda sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Nakahanda sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Nakahanda papaano ang bawat isa sa atin ay gagawa ng higit na mabuti. At ang sabi po dito mga kapatid, no? Ang mananampalataya ay kinakailangan na ang kanyang espiritual na buhay nakahanda sa paghukom, nakahanda sa huling panahon. Paano mo gagawin 'yon kung tayo ikaw mismo tayo mismo ay parehas lang sa pamumuhay ng sanlibutan. Parehas ang bisyo, yung bisyo nila, bisyo mo rin, no? Yung ginagawa nila na kasalanan, ginagawa rin natin na kasalanan. So hindi tayo magiging kakaiba at banal. Hindi natin kailangan ibahin yung damit natin, sabi dito, kundi tayo ay mabuhay nang naaayon sa sinabi ng Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. Maraming ang nag-aakalang pupunta sila sa langit ay napariringgan ng mundo. Sabi dito, no? Ang kanilang mga idea kung ano ang bumubuo sa isang relihiyosong edukasyon at disiplina sa relihiyon ay malabo na nakasalalay lamang sa mga posibilidad. So sabi po dito mga kapatid, maraming ang nag-aakalang pupunta sila sa langit. Pero hindi naman pala paghahanda papunta sa langit ang ginagawa, kundi paghahanda papuntang impyerno. So dito po mga kapatid, kung nais natin pumunta ng langit, eh sabi nga doon sa isang pose, doon sa lasing eh yung lasing gustong pumunta ng langit, eh bahay nga hindi niya nga di makauwi sa sobrang kalasingan langit pa. Dito po mga kapatid ko, kailangan alam natin yung pupuntahan natin. Di ba? Dapat ay tayo na mismong pupunta sa langit, alam natin yung ginagawa natin. Alam natin yung pagkatalaga natin sa Panginoong Diyos. No, merong isang pastor na naghahanap siya ng ano, no? O isang mangangaral, naghahanap siya ng simbahan natin. Nahanap niya yung simbahan natin. At nagtanong-tanong siya, sabi niya, brother, kuya, saan ba dito yung simbahan ng Seventh-day Adventist? Ah, doon po yun. Kumanang ka, kumaliwa ka,
pag nakita mo yung ganito, malapit na yun. Tapos doon mo na makikita. So sabi noong mga ngarali, sabi niya, Kuya, babaybusadiyan kita. Paano pumunta ng langit? Tapos susunod. Kaya sabi nung kuya, eh, di ako naniwala sa iyo. Simbahan nyo nga, hindi mo alam papunta eh, langit pa kaya. So dito po mga kapatid, kailangan alam natin yung ating ginagawa. Alam natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi nangangapa tayo sa dilim na sasabihin natin, ay, naglilingkod ako sa Panginoon. Pero hindi naman tayo nagtatalaga ng gawain sa ating tagapagligtas. So useless lang din, di ba? Marami ang walang matalinong pag-asa. At may malaking panganib sa pagsasagawa ng mismong mga bagay na itinuro ni Jesus na hindi nila dapat gawin sa pagkain, pag-inom, pananamit, at tinatali ang kanilang sarili sa mundo sa iba't ibang paraan. Yan, sabi po dito, malaki daw ang mga panganib. Sino? Sino may malaking panganib, mga kapatid? Ang gumagawa na hindi tinuro ng ating Panginoong Jesus. Kinakain ang lahat ng gustong kainin. Iniinom ang lahat ng gustong inumin. Dinadamit ang lahat ng gustong idamit. At itinali ang sarili sa mundo. Ayan, sa pagkakasana. Hindi alintana. Hindi tinitignan kung ano ang tinuro ng ating Panginoon. Sabi nila, eh, pera ko to. Ano? Wala kang pakialam dito. Ito yung tama. Ito yung gusto kong gawin. Walang sino man makapipigil sa akin. Hindi po dapat ganun, mga kapatid, no? Sabi po dito, mayroong pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Maging sa ating kinakain at iniinom, no? Ang sabi ng Panginoong Diyos sa 1 Corinthians 10:31, ang magbigay kalwalatian sa ating Panginoong Diyos. Glorify God. Ano ba ng kinakain at iniinom natin o ano man ang ating ginagawa? Sa pagkain natin, mga kapatid, no? Indicated yan sa banal na kasulatan. Ganun din sa ating pag-inom, sa ating pananamit. Maging simple at hindi dapat na inilalantad ang katawan kapag ka nananamit. O ibig sabihin, talagang pagdagdamit ay ang katparte ng katawan ay nakatago at hindi nakalabas, mga kapatid ko. No? Dahil yan ay hindi kalooban ng Panginoon yung kahubaran natin sa sanlibutan. Kundi ang sabi dito, huwag tayong makitulad, makiayon sa sinabi ng sanlibutan. Kinakailangan pa nilang matutunan ang seryosong aral na napakahalaga sa pag-unlad sa espiritualidad, ang lumabas sa mundo at maging hiwalay. Ngayon po mga kapatid, ano daw po yung pagiging seryoso sa pag-aaral ng espiritualidad? Hiwalay sa mundo, kakaiba sa gawin ng sanlibutan. Ang puso ay nahahati. Ang kaisipan ng laman ay naghahangad ng pakikiayon, pagkakapareho sa mundo. Napakaraming paraan upang ang tanda ng pagkakaiba sa mundo ay halos hindi na makilala. So sa sanlibutan, marami ang mga ganyan. Ano? Marami rin ang mga kabataan ngayon sa henerasyon natin. Hindi mo na makita kung siya ay iba sa sanlibutan at siya ay sa Panginoon. Marami ang pareho na ang buhay. Ang buhay niya bilang isang mananampalataya at buhay sa sanlibutan, parehas lang. Maraming ganyan, mga kapatid. Gusto ng ating Panginoong Diyos, sa huling kapanahonan na ito, mga kapatid, iba yung gawin natin. Iba yung iba tayo sa sanlibutan. Maging sa ating kinakain at iniinom, maging sa ating pong pananamit, ay iba tayo. Hindi tayo yung mga tao na ipinapakita yung kahubaran. Maganda na yung damit natin in, hindi yung parang manang ka naman, hindi yung parang jologs ka naman, no? Malaking katawan ka, tapos malaki ka, tapos ang damit mo maliit, sobrang sikip. Maliit ka, tapos ang damit mo sobrang luwang naman. Eh, use our common sense. Kailangan appropriate din yung ating damit. Ang sinasabi niya na pananamit ay yung nagdamit ka nga, pero labas naman yung parte ng katawan mo, ay hindi na yun ang maganda, di ba? Hinagaya mo na yung gawin ng sanlibutan na hindi naman kalooban ng ating Panginoong Diyos. O, at maselan dyan yung pagkain at pag-inom, mga kapatid. Ang salapi ng Diyos ay ginugugol upang magpakitang gilas sa mga kaugalian ng mundo. Ang karanasan sa relihiyon ay nahawaan ng kamunduhan at ang katibayan ng pagiging alagad ang pagkakabahagi kay Kristo
Ang pagkakahawig kay Kristo sa pagtanggi sa sarili at pagdadala ng krus ay hindi na aninaw ng mundo o ng sansinukob ng langit. Ito po ang pinakamahalaga at ipinupunto ng sanlibutan. Na yung mga mananampalataya madistinguish ng sanlibutan. Ay, itong tao na ito ay iba sa ibang mga tao. Itong mga tao na ito ay talagang totoong mananampalataya. Hindi yung sasabi ng mundo, ay parehas lang namin sila eh. Ganyan din ang ginagawa eh. Kung nagtitiktok kami, nagtitiktok din sila ng hubat. So hindi rin maganda, no? Dito po mga kapatid, i-google natin ang ating mga panahon sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon at yun ang gawin natin. Itanggi ang sarili at magtalaga sa ating pong Panginoong Diyos na maunawaan at makita ng sanlibutan ng maraming mga tao na ang mananampalataya kay Kristo ay iba ang pananamit, iba ang pananalita, iba ang ang iniinom, ang kinakain, iba ang ugali sa ugali ng makasanlibutan o makamundo. Kaya nangyayari, halos nagiging pareho lang yung ugali ng makamundong bagay, makamundong pag-iisip. So walang distinguish, walang pagkakaiba. So sayang lang din mga kapatid ko. Ang tanong na sasagutin ay handa ba tayong ihiwalay ang ating mga sarili mula sa mundo upang tayo ay maging mga anak ng Diyos? Ito ay hindi gawain ng isang sandali o ng isang araw. Yan ang napakahalagang magtanong. Kung gusto natin magtalaga sa Panginoon, ang tanong ay handa ba tayong magtalaga sa Panginoong Diyos? Kung gusto natin pumunta ng langit, handa ba tayong pumunta ng langit? Gusto ba natin ma-distinguish ng mga anak ng Diyos o nahihiya tayo na tawagin mga anak ng Diyos, mga kapatid? Ano po ang ating pong pasya dito, mga kapatid ko? Paano tayo makikilala ng sanlibutan? Paano makikilala ng sanlibutan ang ating pong Panginoong Diyos? Paano makikilala ng sanlibutan ang ating pong tagapagligtas sa ating mga ugali at sa ating mga gawi, mga kapatid? Pero sabi dito, mayroong warning at mayroong pong payo. Hindi nagagawa ng isang sandali o isang araw ang pagtatalaga sa Panginoong Diyos. Ito po ay lifestyle. Yan, lifestyle po ito. Hindi po ito one-time event, kundi ito ay pang-araw-araw na buhay po natin na maging handa na humiwalay sa kaugalian ng sanlibutan. Ito ay isang panghabang buhay na gawain. So yan na nga po, naunahan natin ito. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat na isang buhay na prinsipyo na pinagbabatayan ng bawat kilos at salita at iniisip. Yan. Kaya sabi dito sa sanlibutan na sa ating pong text, huwag ninyong ibigay ng sanlibutan ni mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang nasa sanlibutan. Pero mahal ng Panginoong Diyos ang sanlibutan, sabi sa John 3:16, yung mga tao. Ang hindi natin iibigin, yung layaw sa mga material na bagay ng sanlibutan na walang kinalaman sa gawain ng Panginoong Diyos, iwaksi. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pagkakasala, alisin. At tayo ay magtalaga sa Panginoon at maging kakaiba sa aspeto ng ating pamumuhay na makita ng mundo na tayo ay mga lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating pong tagapagligtas. Ito po si Pastor Nelvin Alabanza. Hanggang sa muli po mga kapatid, tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin sa isang panalangin pagkatapos po ng awitin na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na patuloy ninyo kaming sinamahan sa buong magdamag na nagdaan. Ginising kami sa umaga na ito, malusog ang aming pakiramdam at kami ay malinaw ang aming isipan at kayo ang aming kasama sa umaga na ito. Salamat sa dala-dala sa amin ang mensahe na ito bilang paalala na kami dapat ay mangahas na maging kakaiba dito sa mga sanlibutan upang sa ganon kami rin naman ay tularan nila at mas marami ang sumunod sa inyong kalooban at hindi nung sa kalooban ng sanlibutan na ito. Alam namin na malakas makakayat ang mga trending sa mga aming panahon. Ngunit alam namin na kayo nariyan para samahan kami upang kami maging matatag. Hindi mapagaya sa mga uso ng sanlibutan. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kami dapat ay hindi
nakikigaya sa mga hindi dapat karapat-dapat, at patuloy lamang namin na ikaw ay purihin, sambahin at maging kakaiba ang aming karakter. Salamat po sa paalala. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ramdam po namin ang inyong pag-ibig. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, heto, kami pa rin po ay hindi karapat-dapat. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga po na ito, patuloy naming sinasama sa panalangin ng aming mga sarili. Samahan niyo po kami sa araw-araw na aming pamumuhay. Sa maghapon, lalo higit sa maghapon na ito, one day at a time, na ang aming pangangahas na maging kakaiba ay maging matagumpay sa tulong po ninyo. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng Medical Mission Program Just High End Church ay pagpalain unang-una ang mga kanilang mapagsisilbihan, pangalawa ay ang kanilang mga kapatira na gaganap kenti ng mga doktor na kanilang kasama, ay patuloy silang bigyan ng sapat na kanilang mga pangailangan, kalusugan at higit sa lahat ang kanilang mission at ang kanilang goal ay ito ang maitaas at patuloy na mapapurihan at mapagsilbihan. Ang mapapurihan ay ang pangalan at mapagsilbihan ng kanilang mga mamamayan. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng iba pang mga prayer request ng kapatiran, ay patuloy namin sinasama sa panalangin ng kagalingan at recovery ng iba pang mga kapatiran na sumusunod. Si Christine na Palyarca, si Ma'am Love Joy Diwa, si husband ni Sister Christy Murillo Iyoyo, si Jessimel Duque, ganyan din si Lilia Mencias Umanya, kasama na rin si Lorna Cabiedes Cordoba, si Nanay Juning, si Tata Elpindo, si Brother Ambet Ramos, Baby Josiah, si Rodencia Comas, Tomas Cordoba Tomas, si Elria Lopez, Divina Rodriguez, si Bain Ingrid Makinana, si Chlorilyn Abisillas, Sister Ana Rosbel Tolentino, patuloy na kalakasan ang aming dalangin sa kanya sa bawat sandali. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng mga kapatiran, ang pag-iingat sa mga families ng bawat isa, sa family at good health ng aming dalangin, sa family ni na Sister Medin Peligro Cotao, sa family ni Ate Milen, kasama na yung kanyang mga anak at mga apo, kalusugan din ng sa family ni Sister Rose Cruz Ercarnado, Sister Dang de la Cruz, sa family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, at sina Tito Janet Salvado and family, sina Rona, kay LG, kay Robert at buong Hunsa at Cuevas family, ang ganyan din sa Alcusaba family, kasama na sina Ariel and Chona. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang family ni Sister Joy Valencia at kasama na rin ang kanyang anak na maliit at ang kanyang tatay ay patuloy na samahan sa araw-araw na pamuhay. Nawa ay pagkaloob ang kabutihan ang makauwi na ng bahay ang kanyang tatay at ingatan po siya roon sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Safe din ang aming panalangin sa araw-araw na pag-travel ni na Brother Rudy. Masiklap sa kanyang trabaho, malayo sa kanyang pamilya. Ingatan po siya at kasama na rin ang kanyang pamilya na nandito sa kanilang bahay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga pre-request kagalingan sa mga sumusunod, kay Brother Gary Mercado, kay Brother Renato, kay Estrella Gragasin, kay Claire Andaya, kay Judeline Perolino, kay Feli Domingo Gutseco, kay Brother Lorenzo Cabiedes, kay Sister Lorna Cabiedes, kay Brother Munti Cabiedes, kay Sister Ana Manuel, kasama na rin si Christopher Umali Coteres, kay Ate Gito Inureya, si Sister Estrella Gragasin, Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Sister Erica Elisanto Cervera, kay Gregorio Santin, Sister Tina Santos, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, kay Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Mam Karin at ni Pastor Nelvin, ganyan din si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Quilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Sister Pichi, si Brother Renato Santos, ang pamilya ni na Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco, kasama na rin sa panalangin namin sa pagpapatuloy na kagalingan at kalusugan. Kina Precious Cabasog, Princess Turquina, si Arius C, Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, O Diyos,
Ang karamihan sa amin ay nasa banig ng karamdaman, patuloy na nagtitiwala kami sa inyong mga pangako sapagkat ang pangako, ang nangako ay tapat sa amin at kailan pa man hindi magbabago at mapagmahal ng Diyos, dakilang manggamot at pinakamarunong sa lahat, ipapagkaloob sa amin ang the best para sa amin ayon sa inyong kalaoban, hindi ng aming kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.